Magandang umaga po sa inyo lahat. Muli maraming maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng isa pang muling pagkakataon upang siya ay ating mapapurihan, mapasalamatan at masamba sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay may taglay na lakas at kalusugan at iningatan tayo ng ating Panginoon sa loob ng isang linggo na ating buhay at pamumuhay. Kaya tayo ngayon ay narito upang purihin natin ang ating Panginoon. Yamang ngayon po ay araw ng Linggo kung saan tayo po ay meron pong pananampahan. Kaya sama-sama po tayong sasamba sa ating Panginoon. Bahagi po ng ating pong pananampahan ay ang pag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos at samahan niyo kung buksan ng inyo pong mga Biblia sa aklat po ng Revelations chapter 21 verse 5. Ganito po ang ating pong mababasa. Then the one who sits on the throne said, "And now I make all things new." He also said to me, "Write this, because these words are true and can be trusted." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin at pag-aaralan sa oras na ito, sa umagang ito, ay pinamagatan po nating God make all things new. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat sa ngalan ni Kristo Jesus. Kami po ay dumudulog sa inyo sa umagang ito, nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan at katapatan at pag-ibig, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po dahil kami po ay may pagkakataon, Panginoon, upang muli ay tunghayan ang inyong pong mga salita, pag-aralan nito, pagbulay-bulayan nito, aming Ama. Kaya dalayan po lamang namin ang patuloy na pangunguna mo at pagsama mo sa amin. Bigyan mo nawa kami ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang mga salita mo na amin pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan sa umaga ito. Pagpalain niyo po lamang ninyo, Panginoon, ang bawat isa na makakapakinig ng mga salita mo. Salamat po, Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po namin sa mga dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po natin, God make all things new. Yung aklat po ng Revelation, ano po, ay isinulat po ito ni John the Beloved, ano po, at ito yung kapahayagan ng Diyos sa kanya patungkol ho sa mga bagay na magaganap at mangyayari pa sa madarating na panahon. Sa bandang huli po ng mga kaganapang ito sa aklat ng Revelation, isa ho sa mga mangyayari ay yung pagbabago ng lahat ng bagay sa mundong ito o kaya sa buong sansinukob, ano po. Kaya isa ho sa mga nais po natin abangan sa ating pong buhay, lalong-lalo na sa atin bilang mga Kristiyano, ay yung mga pagbabago ng lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos ang siyang gagawa ng mga pagbabagong ito. Okay? Sabi nga, everyone likes new things, no? Lahat tayo, gusto natin yung bago, ayaw natin yung luma, okay? Kaya nga ho, mahilig po tayong maghanap, mahilig po tayong kumuha ng mga bagay na bago. Sa lahat ng bagay, ano po, mas gusto talaga ng tao ang bago kaysa sa luma. Sabi nga, new things keep the economy moving. So, maging po sa ating pong bansa, ano po, sa ekonomiya po natin, nang dahil po sa mga bagay na bago, iyon ang nagiging dahilan upang lalong sumulong ang ating ekonomiya, upang lalong umunlad ang ating ekonomiya sa kadahilanan na ang mga bagong bagay, yung mga innovation ng mga tao, yun ho ang nagbibigay ng kasiglahan sa ating pong ekonomiya. Kapag mayroong mga bago, ay talagang excited po ang mga tao na maunawaan at malaman yung mga bagong lumalabas sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga ho, for example, yung ating po technology, ano po, mabilis ho ang pagbabago. For example, yung ating po mga computer, ano po, noong unang panahon ay ang isang computer ay ang mga parts nito ay nakalagay sa loob ng isang kwarto, isang buong kwarto, isang computer lang. Pero ngayon,
Dahil sa mga pagbabago ng panahon at mabilis ang pagbabago, makikita natin ng ating cellphone o ang ating pong mga computer ay narito na po sa ating mga kamay. Isang pindot na lang, isang hawak na lang ay mayroon ka ng computer. So, kung ating pong titingnan ay talagang ang dahilan niyan ay napakabilis talaga ng mga pagbabago. Okay? Sabi nga, people get bored with the old things and buy new ones. No? Kaya ang mga tao kasi talaga ay naiinip doon sa mga bagay na luma na. Ano po? Eh, kahit naman sino, pagka luma na, gusto ng palitan. Kaya madalas ang mga tao ay halimbawa yung cellphone lang, hindi na ho kasi makakontento ang tao. Pag naluma-luma ng konti, bibili ng bago kasi may mga bagong labas. Ano po? So talagang walang kakontentuhan ng tao. Yun ang gusto kasi talaga ng tao, ang magkaroon lagi ng bago at doon tayo masaya sa ating pong buhay kapag mayroon tayong nakuhang bago na bagay sa mundong ito. Sabi nga, even antique collectors buy new old things. Okay? Bumibili sila ng mga bagong lumang mga bagay. Diba? Yung mga antique na, pero pag bago sa kanilang paningin, excited po sila doon. No? Kaya ganyan talaga ang kalakaran sa mundong ito. Sabi nga, everything we buy finally becomes old. Yan. Kaya pag binili natin ngayon, bago po yun sa ating paningin, bagong dating ho sa atin, pero kinabukasan, paunti-unti na ho, naluluma ho ito. Ano po? Kaya ganyan talaga mga bagay sa mundong ito. Lahat ng bagay ay naluluma. Wala hong mananatiling bago. Wala hong permanente. Lahat ay talagang mag-deteriorate ang mga bagay sa mundong ito. Sabi nga, huwag natin ituon ang ating mga sarili sa mga bagay sa mundong ito na kung saan ay ang mga bagay sa mundong ito ay talagang hindi permanente. Ito ay talagang may pagbabago. Ngunit mayroon po mga bagay na talagang napaka-exciting para ho sa atin, lalong-lalo na para sa atin na mga Kristiyano. Sabi nga, God makes things new. No? Gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay na bago. Okay? Makikita ho natin ito sa banal na kasulatan. Ano po? Sabi nga, we discover this in the first and the last books of the Bible. Yung mga bagong bagay na ito. Kung atin pong titingnan, ano po? Halimbawa, sabi nga, the Bible begins and ends with a newly created paradise. Sa pagsisimula ho ng mundong ito, nung bago likhain ng Diyos ang tao, naglikhaw ang Diyos ng isang paraiso sa Garden of Eden. Ano po? Kaya kung atin pong titingnan, ito yung bagong paraiso. Ngunit ang paraisong iyon ay naglaho na, ngunit ang Diyos, sabi nga, ay maglilikha muli ng panibagong paraiso. At yun kung ating babasahin ng aklat ng Revelation sa bandang huli ng aklat na ito ng Biblia, ano po, ay mababasa po natin doon ang panibagong mga bagay na bago at bagong paraiso. Okay? Kaya dapat excited po tayo, ano po, doon sa mga bagong bagay na ito na hindi alam ng maraming tao, ngunit ito ay inihayag ng Diyos sa magitan ni John nung isinulat po yung aklat po ng Revelation. At yun ho ay na pag-alaman natin dahil po sa ating pong pagbabasa ho ng banal na kasulatan at ito'y inihayag din po ng Diyos sa atin, ipinaunawa sa atin ng Panginoon, kaya tayo po ay dapat maging excited na maunawaan at malaman ang tungkol sa mga bagong bagay na ito na nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon sa umaga ito, sa ating pong pag-aaral, sabi nga rito, what are some of these new things that are relevant to our Christian lives? So ano po yung mga bagay na daw ito, na mga bago na mayroon pong kaugnayan sa atin bilang mga Kristiyano? Una, sa ating pag-aaral, sabi nga, God makes things new when Christ is received. Ano po? Sa John chapter 1 verse 12, halimbawa, sabi nga doon, some however did receive Him and believe in Him, so He gave them the right to become God's children. Okay? Sa kanila daw po na mga tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Kristo Jesus, no, ay binigyan Niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang sinasabi po rito, sabi ito, we became a new member of the family of God. Dati kasi hindi tayo anak ng Diyos, no? Pero nung tayo tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus,
ginawa tayo ng Diyos na kanyahong mga anak. Kaya tayo naging bagong miyembro ng kanyahong pamilya o pamilya ng Diyos. Okay? So, napaka-importante po sa atin ang bagay na ito na pagbabago. Kaya nga excited po tayo, utuwang-tuwa ho tayo, nakadama tayo ng kasiyahan, kagalakan nung simulang tinanggap natin si Kristo sa ating buhay na tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-exciting po noon na tayo po ay naging kabahagi sa pamilya ng ating pong Panginoon. Okay? So ang nangyari ho sa atin ay hindi po nagbago ng relihiyon, kundi tayo bilang Kristiyano ay naging kabilang sa pamilya ho ng Diyos. Nagkaroon tayo ng relasyon o personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Okay? May pagkakaiba ho kasi yan. Here is the difference between receiving Christ and getting religion. Okay? Pag sinabing religion, sabi nga, religion offers a set of laws to keep. No? Pag relihiyon lang ho ang iyong tinanggap sa iyong buhay o nagbago ka lang ng reliyon, ang iaalok lamang ho sa iyo ay sundin ang mga batas, ano po, na tuparin ang mga batas na inilalatag po ng reliyon na yon. Pag hindi mo nasunod yon, ikaw ay magiging disqualified sa kanila o kaya magkakamali ka, magkakasala ka sa kanila sa reliyon na yon. No? Talagang naroon ang iyong pagsusumikap na matupad mo yung mga batas na nakalatag po sa reliyon na iyong kabibilangan. Diba? Ngunit, iba ho ang sa Panginoon. Ano po? Sabi nga, Christ offers new life and the power to live it. No? Nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating pong buhay, ano po? Ang kanyang inialok sa atin ay bagong buhay at kapangyarihan para ho makapamuhay. No? Na mga kapatid, kaiba ho ito kaysa doon sa relihiyon, no? Kaya ang ating pong kinasangkutan sa buhay Kristiyano ay hindi po panibagong relihiyon, kundi panibagong relasyon sa ating pong Panginoon. Ito yung relasyon na mayroon pong kaugnayan personal sa ating pong Diyos. Kaya nga ho tayo ay ginawa ng Panginoon na kabilang sa kanyahong pamilya. Naging mga anak ng Diyos po tayo. Ayan. Kaya sabi rito, when the sinner comes to have faith in Christ, the old things pass away. So yung mga lumang pagkatao natin, mga lumang bagay na meron ho tayo sa ating pong buhay, sabi nga, nagsilipas na ito nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naging bago na ho ang lahat ng bagay. Yung luma, nagsilipas na sa ating pong mga buhay. Yun ho ang una na ginawa ng Panginoon sa ating buhay na pagbabago, pagiging bagong nilalang ho natin. Okay? So, dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, sabi nga, that person's sins are forgiven. Yon. Maliban ho doon sa tayo po ay naging bagong nilalang, ang ating mga kasalanan, sabi doon, ay pinatawad na ng Diyos. Okay? So, kinalimutan ng Diyos yung ating pong lumang pagkatao, lumipas na po yon, wala na tayong pananagutan doon, ganun ginawa ng Diyos, kabago ang ating pong buhay. So ngayon, simula nang tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, sabi nga, we have a new record. Okay? Tayo ay nagkaroon ng panibagong record ng buhay. So, yung doon nagsimula ang panibagong pagtatala ng buhay po natin. So, kaya nga sabi ng Biblia, pag humarap tayo sa Panginoon, bawat isa sa atin ano po, ay harap sa hukuman ni Kristo at magbibigay sulit sa lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama nung tayo ay narito pa sa lupa. Ito'y magaganap at mangyayari sa judgment seat of Christ, ano po, yung tinatawag na Bema Judgment. Kaya lamang ito ay para sa mga mananampalataya lamang, mga Kristiyano lamang. Ano po, ang mga bagay na hahatulan sa atin ng Diyos ay sisimulan mula nung tinanggap natin si Kristo Jesus hanggang sa ating pong kamatayan o kaya hanggang sa pag-rapture at humarap tayo sa ating pong Panginoon. Ano po?
So, doon lamang ho ang mga bagay na ating pong ipagsusulit sa Panginoon. Pero yung mga lumang bagay, simula nung tayo po ay ipinanganak hanggang sa tayo tumanggap kay Kristo Jesus, sabi ng Biblia, lahat ng iyan ay kinalimutan na ng Diyos. Lahat ng iyan ay lumipas na sa ating pong buhay. Kaya bago na ho ang ating pong buhay kay Kristo Jesus. Okay? At isa pa, sabi nga, the things that the person used to love lost their appeal. No? Yung mga bagay na po na kinagawian natin, kinasanayan nating mahalin, ay mawawalan ho tayo ng appeal po doon. No? Mawala tayo ng gana ho doon kapag tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kasi mga luman ho yun eh. No? Yung mga lumang bagay. Pero yung mga bagong bagay na ating pong natanggap dahil sa pagtanggap natin kay Kristo Jesus, ano po, yun ang ating pong nabibigyan ng higit na pansin at pagmamahal sa ating pong buhay. Okay? Sabi nga rito, receiving Christ brings a new nature. Okay? Nung tinanggap natin si Kristo Jesus, ito ay nagdulot sa atin ng bagong kalikasan. Okay? It brings a new hope. Okay? Tayo po ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. It brings a new heavenly home. Yan, di ba? Makasarap. Napaka-exciting po yun. No? Nagkaroon tayo ng bagong bahay o tahanan, sabi sa John chapter 14, verse 1 hanggang verse 3. Sabi doon, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo at ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaghanda ko na kayo, ako ay babalik at kukunin ko kayo upang kung saan man ako'y naroon, ay naroon din naman kayo. Yun ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Isa sa layunin o dahilan bakit siya ay umakyat sa langit ay upang ipaghanda tayo ng ating pong mga matitirhan. Magkakaroon tayo ng mansion sa langit. Kaya nga ho, yung pagtanggap natin kay Kristo Jesus, agkaroon ho tayo ng panibagong tahanan doon ho sa langit. Okay? At isa pa, sabi pa rito, it also brings a new understanding for the spiritual things. Ano po? Dati ang ating pong naunawaan lamang ay ang mga bagay sa mundong ito at kung ano yung mga bagay lamang na nakikita ho natin. Pero nung simula nang tinanggap natin si Kristo Jesus, ay may mga bagong bagay na naiintindihan natin. Ito yung mga bagay na spiritual, mga bagay na hindi natin nakikita, ano po, yung mga bagay na naroon sa langit, yun ho ay naunawaan at naiintindihan po natin. Kaya talagang napaka-exciting ng buhay, ano po. Kaya nga ho, tayo bilang mga Kristiyano at mananampalataya, hindi natin dapat panghinayangan ang mawala sa mundong ito sapagkat mayroon pong mga bagong bagay na nakalaan ho sa atin doon sa kabilang buhay. Okay? Mga kapatid, ang mga bagong bagay na ito ay nagsimula nung tayo po ay ipinanganak na muli. Kaya sabi ito, new things begin at the new birth. Okay? Nung tayo ay na-born again, doon nagsimula ang mga bagong bagay na ito sa ating pong buhay. Kaya kung ating pong titingnan ang John chapter 3, atin pong babasahin iyon, doon ang mga talata na nagsasabi na tayo po ipinanganak na muli. Basahin lamang po natin. Sabi nga, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So verse 3, Jesus answered, and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na po na maipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Then sa verse 4, sabi doon, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Sa verse 5, sabi doon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban daw ang isang tao ay panganak sa tubig at saka sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po? So, iyon ho ang kaganapan na nangyari ho sa ating pong buhay. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, ano po, ay na-born again po tayo. Ipinanganak na muli ho tayo.
Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nanahan po sa atin yung ating dating lumang pagkatao, yung ating dating patay na relasyon sa Diyos ay nagkaroon ng buhay, pagbabago, ano po, at nagkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Diyos, nagkaroon tayo ng panibagong buhay sa Panginoon, no? Kaya tayo po ay nagkaroon ng access na makita at makapasok sa kaharian ng Diyos. So, iyon ang mga isa sa nangyari at naganap sa ating buhay, ano po, yung pagbabago ng dahil sa pagtanggap natin kay Kristo Jesus. Okay? Pangalawa na dapat nating maunawaan tungkol sa mga bagong bagay, ano po, new things. Sabi ito, God will make things new when Christ return. Okay? Ang mga bagay daw po ay gagawin ng Diyos na bago sa pagbabalik po niya. Tandaan lamang po natin mga kapatid na ang Panginoon nung siya'y umakyat sa langit, siya'y nangako na muli ho siyang babalik at kukunin niya tayo at dadalhin niya tayo dun sa kanyang kaharian. At ang talata na nagsasabi na mayroon po talagang tinatawag na rapture at mayroon pong pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, ano po, upang kunin niya tayo ay mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi po doon, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Ayan, no? So at Christ's coming, sa pagbabalik ho ng ating Panginoong Kristo, sabi ito, everything will become new for the believers. Magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay po ng mga mananampalataya. At ano po ang mga pagkaganapang ito? Para masabi po natin talagang bago. Sabi nga, una, the dead in Christ will be resurrected from their graves. Mantakin nyo, no? Nakakita na ba kayo ng patay na sa sementeryo tapos babangon mula ho doon sa kanyang libingan, eh nakakatakot to yun para ho sa ating bilang tao na nandito sa lupa. Pero during that time ng resurrection ay isa ho sa mangyayari at magaganap na bago sa ating pong paningin at na makikita ay yung mga patay na nakay Kristo Jesus. Yung mga sumampalataya na kay Kristo Jesus, yung mga born again Christians, ano po, na nangamatay na mula nung tinanggap nila si Kristo Jesus hanggang sa ngayon, ano po, ay ito po yung mga tao na muling bubuhayin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Bubuhayin po sila ng ating Panginoon. Kaya kapag sila po ay binuhay na muli, they will have new bodies like the resurrected Christ. Kaya kung paano daw po na si Kristo Jesus nung siya ay muling nabuhay ay nagkaroon ng bagong katawan, ganun din po ang mangyayari dito sa mga muling bubuhayin na mga mananampalataya o mga patay na nakay Kristo Jesus na muling bubuhayin. Kaya nga ho, magkakaroon sila ng panibagong katawan. Yun ang bago, no? Hindi na yung dating katawan na inilibing. Okay? Kaya nga ho, sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 2, "My dear friends, we are now God's children, but it is not yet clear what we shall become. But we know that when Christ appears," no, kapag dumating na si Kristo Jesus, "we shall be like Him because we shall see Him as He really is." No? Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo na magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body. Ano po? Makikita natin ng mukhaan ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? So mga kapatid, totoo po yun sapagkat ang ating pong katawang ito ay talagang napakahina. Ang ating katawan na ito ay pansamantala lamang. So kailangan po natin ng bagong katawan. We need new bodies. Okay? Sabi nga, these old bodies will begin to deteriorate too soon. Okay? Yung ating pong katawan na ito, magsisimula ho ito na manghina, talagang wala naman talagang mananatiling bata sa atin, ano po, sa mundong ito. Ang buhay ay talagang patungo sa pagtanda hanggang sa kamatayan. Kaya dapat nating maintindihan yun na talagang wala hong permanente na buhay sa mundong ito. Yung ating katawan
maganda ang hugis, maganda ang kutis sa panahon ng kabataan, pero pagdating ng katandaan ay mangungulubot din. Talagang wala hong magandang dudulot ang mundong ito. Ganun talagang ating patutunguhan, okay? Kaya sabi to, we will live this life as we enter the new life together with Christ. Kapag dumating si Kristo Jesus, ano po, iiwanan natin ang buhay na ito. Yung buhay na kinasanayan natin, na kung saan tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho, pumapasok sa trabaho, ano po. Lahat ng ating pong kinagawian o kinasanayan sa mundong ito, iiwanan natin ang lahat ng ito kapag dumating lang ang Panginoong Kristo at tayo'y makasama na ho sa kanyang karian. Okay? So, sa panahong iyon, sabi nga, we will have new parts of the body. Okay? Kung tayo pa ay walang ngipin, magkakaroon tayo ng bagong ngipin. Kung walang buhok, magkakaroon ng bagong buhok. Kung marami hong mga skin tags o kaya mga kulubot na sa ating pong katawan, magkakaroon tayo ng new skin and there will be no more wrinkle. No, wala na mga kulubot. No? Kaya talagang magiging maayos at magiging maganda ang ating pong hugis ng katawan sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, sabi nga, no more sickness, no more weakness, no more sorrow, and no more death. Tantakin nyo, no? Talagang napaka-exciting ng buhay kasama ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya bakit pa natin gugustuhin na mabuhay sa mundong ito? Well, hantayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yan ho ang unang mangyari at magaganap. Yung mga patay na kay Kristo Jesus ay bubuhayin po sila at ang kanilang katawan ay mababago. Ano po, magkakaroon ng pagbabago at magiging glorified body po yon. Okay? Then, paano yung mga buhay pa sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus? Ano po? Yung hindi na nga matay. Sabi ito, living believers will be caught up to be with Christ forever. Okay? Yung mga buhay pa ay dadagitin daw po, ma-irarapture, dadalhin doon sa himpapawidan mo sa langit kasama ng mga binuhay ng ating pong Panginoon. Okay? At makasama ang ating Panginoon Jesus magpakailanman. O sabi nga, these fortunate Christians will never die. Mapala daw po ang mga Kristiyanong ito na inabutan ng rapture at hindi na sila dumanas ng kamatayan na ito. Okay? At sila ho ay mananatili ng buhay magpakailanman. Kaya ipanalangin po natin na sa panahon natin dumating ang ating pong Panginoong Hesukristo sa ating henerasyon para hindi na tayo makaranas ng kamatayan. Tandaan po natin mabuti, sabi ko nga ng mga nakaraan ng mga pagtuturo na ang mundong ito ay talagang napakadelikado. Bakit? Sapagkat wala hong tao na pumasok sa mundong ito na lumalabas ng buhay. Lahat ay patay. Yan, no? Kaya tandaan natin mabuti mga kapatid na tayo bilang mga mananampalataya, iyan lang ho ang ating pong pag-asa. Ano po, yung rapture na makalabas sa mundong ito na talagang buhay. Dahil kung hindi, ay mamamatay po tayo. Pero may pag-asa pa rin naman, bubuhayin tayo ng ating pong Panginoon. Kaya mapalad ho tayo kapag inabutan tayo ng rapture na talagang buhay pa. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, let me tell you a secret. Not all of us will die, but all of us will be changed. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Talagang mayroon pong madadatnan ng ating Panginoon Jesus na mga buhay pa. Okay? At ang mga taong ito, sabi nga, kapag nadatnan ng Panginoon Jesus sa kanyang muling pagbabalik na buhay pa, sabi ito, they will be changed to be like Jesus in an instant. Kaya ang sabi ng Bible, in a twinkling of an eye, no? Magbabago ho sila ang kanila pong katawan. So ito po yung mga buhay pa sa isang kisap mata lamang ay talagang mababago ang ating katawan, magiging glorified body din po tayo in an instant. Isa sa isang kisap mata lamang. Ito po mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sabi ron, in a moment faster than an eye can blink, no? Mabilis po 'yon. Split seconds lang po 'yon. Ano po? Faster than an eye can blink at the sound of the last trumpet, indeed that trumpet will sound and then the dead will be raised never to decay and we will be changed, no? Tayo ho ay babaguhin.
No, magkakaroon tayo ng bagong katawan. Then sa verse 53, for what is decaying must be clothed with what cannot decay, and what is dying must be clothed with what cannot die. So yung katawan na nabubulok ay mapapalitan ng katawan na hindi na nabubulok. Yung katawan na namamatay, mapapalitan ng katawan na hindi na mamamatay. So yun ho ang biglang pagbabago sa ating pong katawan sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Then sabi ko rito, this will finally result in Christ's millennial reign, a reign of peace na mababasa po natin sa Revelation chapter 19 hanggang chapter 20. Ano po, na magkakaroon kasi ng millennial reign. Tandaan lamang po natin mabuti mga kapatid, iyan ho ang ating pong isa sa mga pag-asa sa buhay na napaka-exciting na marating po natin yung tinatawag na millennial reign. Ito, papaliwanag po natin, ano po, yung millennial reign na ito, ito po ay 1,000 years reign of Christ here on earth. No? 1,000 taon po yun na paghahari ni Kristo Jesus dito sa lupa. Okay? Sabi pa rito, there will be no sin that will be involved in this millennial reign. Wala na hong kasalanan na magaganap at mangyayari sa mundong ito sa panahon po ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa mundong ito. Then si Satanas, wala rin po. Satan has no part in this millennial reign. Wala na rin po siya sapagkat siya po ay ikukulong doon sa abis, kung tawagin na po ng Biblia, doon sa walang hanggang bangin. 1,000 taon ho siyang nakakulong doon. Kaya mga kapatid, yung millennial reign na ito, ito ho yung renovation ng mundong ito. Pero kailan ho ito mangyayari? Well, may mga marami pang magaganap bago dumating ang millennial reign. Kasi tayo ngayon ay nasa mga huling araw na, at kasunod na magaganap at mangyayari ay rapture. At pagkatapos ng rapture dito sa mundo, ay magaganap ho ang 7 years Great Tribulation. Kaya ngayon ating panahon ngayon ay ito'y paghahanda o pagsasanay sa mga tao sa pagharap ho sa Great Tribulation. Bibigyan ko lang kayo ng example. Ang tanong ho natin, bakit yung pagkuha ng temperature sa tao ay nire-reading dito sa noo at saka sa kamay? Okay? Bakit? Sapagkat diyan tayo sinasanay ng mundong ito. Sapagkat sa panahon po ng tribulation, diyan kasi itatatak ang 666 sa noo at saka sa kamay. Kaya nga ho, sinasanay na ho ang tao na basahin ng scanner ano po ang kanyang noo at ang kanyang kamay para pagdating ho ng panahon ng tribulation, alam na ho ng tao. Kaya akala ho ng tao ay ganun-ganun lang ho yun. Pero sa atin ng mga Kristiyano ay alam po natin yon. Kaya ngayon pa lamang, sabi nga, handa na po talaga natin ang ating mga sarili sapagkat ang mga panahong ito ay nagtuturo na po patungo sa Great Tribulation. Kaya ang pagdating ng Panginoon Jesus ay hindi na magluluwat, mabilis na, malapit na hong dumating ang ating Panginoon Kristo. Kaya ipag-pray ho natin na sana ay dumating si Jesus ano po, sa panahon ng ating henerasyon upang hindi na tayo makaranas ng kamatayan. At yun ho ang ating tinatawag na blessed hope. Okay? Pagkatapos ng rapture, ay meron pong 7 years Great Tribulation. Then meron pong tinatawag na Battle of Armageddon. Then mayroon pong judgment for the living nations, ano po? Then yun na ho ang kasunod noon ay yun na po yung millennium, okay? The 1000 years reign of Christ. Kaya dapat po natin itong maintindihan. At yun ho ang ating pong tinatawag na blessed hope o pag-asa ho natin na makasama sana tayo ng ating Panginoong Jesus, ano po, sa paghahari niya sa mundong ito. Okay? Pangatlo na ating pong tatalakayin sa oras na ito, God will make things new when the universe is rebuilt. Okay? Kapag binago na ho ang sansinukob, ang kabuuan ho, no, ang langit at ang lupa, magkakaroon ng mga pagbabago ang lahat ng bagay. Okay? At kung ating pong titinan, marami hong tao ang pag-asa nila ay sa mundong ito lamang. Basta mabuhay lang, tapos mamatay, pag namatay daw ay wala na. Pero sa atin hindi. Mayroon pa ho tayong hinihintay na mga bagay na bago na ipinangako ng ating Panginoon. Okay? At ang lahat ng ito ay mangyayari sa panahon na itinakda ho ng Diyos. Kaya kung ating babasahin ang aklat ng Revelations chapter 21
sa verse 1, ano po, ito kasi ipinahayag na ng Diyos, ang future na magaganap, ipinahayag na ng Diyos. Kaya ang makakabasa nito at makakaalam nito ay yung mga nagbabasa lang talaga ng banal na kasulatan. Okay? Ipinahayag ng Diyos to kay John. Sa Revelation chapter 21, verse 1, sabi doon, "Then I saw a new heaven and a new earth, because the first heaven and the first earth had disappeared, and the sea was gone." No? So nawala na yung lumang mundo. Ano po? Itong mundong ito ay nag-disappear na at nagkaroon ng panibagong langit at panibagong lupa. Okay? So verse 2, "I also saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared like a bride adorned for her husband." So maliban ho doon sa new heaven and new earth, mayroon pang New Jerusalem. Okay? At yan ho kasi yung bayan ho ng ating pong Panginoon o city ng ating pong Panginoon, anong si Jesus ay pumunta dito sa mundong ito, ano po, sa panahon ng kanyang kapanganakan. At yung Jerusalem ay napaka significant po yon para ho sa mga sa Panginoon at para sa mga Kristiyano. Kaya sabi nga, sa panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, there will be a new Jerusalem. Okay? Sa verse 3 ng Revelation chapter 21, sabi doon, "I heard a loud voice from the throne say, see, the tent of God is among humans. He will make His home with them, and they will be His people. God Himself will be with them, and He will be their God. He will wipe every tear from their eyes. There won't be death anymore. There won't be any grief, crying, or pain, because the first things have disappeared." Yon, yung mga mangyayari po ay talagang napakasarap isipin, ano po, sapagkat sabi nga doon, yung new heaven and new earth na kung saan ay titirhan ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus, ano po, ay magiging tahanan na po ng Diyos. Kaya makakapiling natin ang Diyos magpakailanman. Then sabi pa rito, papahiran ng Diyos ang kanilang mga luha, wala na hong kamatayan, wala na hong kalungkutan, wala na hong pag-iyak, wala na hong pasakit, sapagkat lahat ng bagay ay nagsilipas na. Then sabi rin sa verse 5, "The one sitting on the throne said, see, I am making all things new. He said, write this, these words are trustworthy and true." Then sa verse 6, "Then he told me, it has happened. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will freely give a drink from the spring of water of life to the one who is thirsty." Kaya makikita po natin, mga kapatid, ang future, ano po, dito sa aklat po ng Revelation. Okay? Una sabi nga doon, "I saw a new heaven and a new earth." Bagong langit at bagong lupa po yon. Sabi nga, "The last paradise will be better than the first." Kaya yung dating paradise o yung Garden of Eden, ano po, mas maganda pa di hamak yung darating po na paraiso na nilikha ng Diyos para ho sa atin. Okay? Sabi nga, "The beauty of the new earth could thrill the soul." Yan, talagang nakakakilig para sa ating mga kaluluwa. Ano po? Yung kagandahan noong bagong lupa, bagong langit na darating. Okay? Kaya sabi nga, "There will be no more marks of natural disasters through the ages." So wala na, hindi na humaalala yung mga marka ng mga natural disasters na sa mga lumipas. "There will be no more scars left by the effects of sin." Mawala na yung mga piklat na dulot po ng kasalanan. Okay? Wala na yun. Talagang napakasarap, napakaganda ng ating pong future sa piling ho ng ating Panginoon. Then sabi pa rito, "The new Jerusalem comes down out of heaven." So magkakaroon ng new Jerusalem. Okay? So sa panahong iyon, kapag nirebuild na ng Panginoon ang new heaven and new earth, okay, sabi nga, "There is a host of wonderful no mores of new things to come." No? "There will be no more tears, no more death, no more sorrows, no more crying, no more pain," at lahat yon ay wala na. Okay? Kaya napakasarap isipin. Sa ating pagtatapos, sabi nga, "Have you been made new by receiving Christ?" Nabago ka ba nung tinanggap mo si Kristo Jesus sa iyong buhay? Okay? Nagkaroon ba ng pagbabago? Sabi nga, "One of the manifestation that someone truly received Christ is a changed life." Okay? Yun ho ang isa sa mga manifestation sa ating pong buhay, ano po, na talagang totoong tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay. Yung pagbabago ng buhay. Well, mga kapatid, tandaan nating mabuti,
isa ho yan sa dapat natin maintindihan at makita sa ating buhay, yung changed life. Ano po? Tayo po na tumanggap kay Kristo Jesus ay nagkaroon ng bagong buhay. Sabi nga, he has a new life in Christ Jesus. Okay? Pangalawa, sabi nga, are you ready for Christ's return? Tandaan lamang po natin, si Kristo Jesus ay muling babalik. Nangako siya at ang kanyang pagbabalik ay hindi na ho magtatagal. Kaya nga ho, sabi nga, Jesus is coming very soon. He will come to take His children and bring them into His kingdom in heaven. Kaya nakahanda ka ba sa kanya muling pagbabalik? We must prepare for His coming. Okay? Kinakailangan, ihanda daw po natin ang ating mga sarili sa kanya hong muling pagparito. Yan. So, napaka-importante ng ating pong paghahanda para sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga ho, itong mga panahong ito ay nagaganap at nangyayari para ipaalala sa atin ng Panginoon na talagang dapat maghanda po tayo, maging seryoso tayo. Kasi ang tao kapag ayos ang buhay, hindi po kasi nagiging seryoso. Pero kapag dumaranas ng mga problema, pagsubok, doon lang ho nagsiseryoso sa Panginoon. Kaya nga ho, yung COVID-19 na ito na nagaganap sa ating panahon, na kinatatakutan natin, doon ho minsan tayo nagiging seryoso sa paglapit sa Diyos. Ano po? Kaya pinapahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito para maging seryoso lang ang kanyang mga anak. Para sa kanyang muling pagparito ay talagang totoo ang puso ng kanyang mga anak at makasama niya sa kanyang kaharian. Okay? Isa pa, sabi rito, does the anticipation of these new things fill you with joy? Natiyahan ka ba? Naliligayahan ka ba? Na malaman ang mga bagay na bago na ating pong napag-isipan, napag-aralan sa banal na kasulatan, yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa darating na panahon? Well, mga kapatid, sabi nga, we must be excited for these new things prepared by God for His children. Dapat excited po tayo dito. Ano po? If these new things could give us joy, we will never regret leaving this world. Kaya kung masaya tayo, maligaya tayo at nagbibigay ng kaligayahan sa atin, yung mga bagong bagay na ito na sa darating, ano po, ay hindi tayo magsisisi, hindi tayo magdadalawang isip na iwanan ang mundong ito. Mga kapatid, sabi nga, there is a better world that awaits us beyond this world that we live in. Mayroon pong mas magandang mundo na naghihintay sa atin, kakaiba sa mundong ating kinagagalawan ngayon. All things that belong to the world to come are new. Lahat ng bagay na kabilang doon sa mundong darating, lahat doon ay bago. Wala hong luma doon. Kaya nga ho, mga kapatid, napaka-importante na dapat maging excited po tayo sa mga darating na panahon. Sapagkat sabi nga, God make all things new for us. Gusto ng Diyos ay talagang bago ang lahat para sa atin. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na patuloy na nagbibigay ng encouragement sa atin na makapagpatuloy at makapanilbihan sa Kanya at maging seryoso sa ating pong kaugnayan sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo sa oras na ito, Panginoon aming Ama. Salamat sa inyong mga salita na aming po napagbulay-bulayan at napag-aralan na siyang patuloy na nagbibigay ng encouragement sa amin na kami bilang iyo pong mga anak ay ma-anticipate po namin, Panginoon, ang mga pagbabago ng buhay. Makilala po namin kayo ng lubusan sa aming buhay upang maintindihan po namin ang mga bagay na inihanda po ninyo sa amin, mga bagay na bago, mga bagay na wala ho sa mundong ito. Salamat po Diyos sapagkat na binibigyan mo kami ng kaunawaan at upang maintindihan po namin, O Diyos, ang mga bagay na hindi pa namin naranasan, hindi pa namin nakita. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming po mga buhay. Tulungan niyo kami na maging seryoso po sa inyo at patuloy kaming manilbihan sa inyo habang kayo po narito sa mundong ito. Purihin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Sambahin kayo sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Ito pang aming samang dalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen.